Magandang-magandang araw po. Happy Mother's Day. Sa araw na ito, kikilalanin natin at pasasalamatan natin ang isa pang uri ng mga ina, ang mga babaeng hindi nakaranas mga anak. Pero nagkaroon ng maraming anak. Alamin po natin kung sino-sino sila dito po sa Asin at Ilaw. Naniniwala po ako na maraming nanonood ngayon ang nakakilala sa Panginoon sa pamagitan ng godly women. Sila ang mga kababaihang very passionate sa Panginoon. Silang bibigyan natin ng atensyon sa araw pong ito. Sa paksang spiritual mothers, rearing spiritual sons and daughters. Walang duda po, ilan sa mga pinakamalungkot na babae sa mundo ay yung mga babaeng gustong-gustong magkanak, pero hindi magkanak. Hindi ko talaga alam kung paano sasabihin kay Arnold ang confirmation ng doktor. Hindi na talaga kayo magkakaanak, tita. Bakit ba ang dami-daming abusadong magulang dyan? Ang dami-dami nilang anak. Alam mo, kapag nagkaroon kami ng anak ni Arnold, siguradong mamahalin namin ng sobra-sobra. Hindi po kaila sa atin na maraming marriages ang nasisira dahil sa kawalan po ng kakayang magkanak. Masyado pong nakakalungkot na nangyayari pong ganyan. Tila ibinabase ng maraming couples ang katatagan ng kalang pagsasama sa pagkaroon ng anak. Samantala, may mga single women naman po na okay lang sa pagiging single. Huwag lang silang tatanungin kung bakit nga ba hindi pa sila nag-aasawa. Parang may mga nasusundot na bahagi ng kalang puso kapag tinatanong sila ng ganyan. Ito pa pong isa. May mga married women din naman na may kapasidad na magkanak pero ayaw magkanak. At may mga panahon na sa kanila mismong sarili ay nakakadama din po sila ng hiya kung bakit nga ba ayaw nilang magkanak. Bakit po nangyayari ang mga yan? Bakit kung hindi nasasaktan, nahihiya ang isang babae na siya ay walang anak? Ang sagot, dahil taktika ni Satanas ang magpunlan ng kahiyan sa puso ng isang babaeng walang anak. Pero ba ang totoo? Nakakaya nga ba ito? Parusa ba ito? Kasalanan ba ito? Well, pagkukulang po natin ng atensyon ang mga sumusunod na katotohanan kaugnay ng kawalan ng anak. May asawa man o walang asawa ang isang babae. Una po, ang pagiging baog ay hindi nagsasaad na ang isang tao po ay namumuhay sa kasalanan. Hindi ito isang sumpa. Hindi ko mawalang anak ang isang babae, pwede na siyang paratangan na gumagawa ng masama. Napaganda po ng nakasulat dito po sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 1, 5 hanggang 7. Ganito po at babasahin ko sa inyo. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari ng Judea, ng isang saserdote ng ngalay Zacarias, sa pulutong ni Abias. At ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron at ang kanyang ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos na nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. At wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y kapwa may pataw ng maraming taon. So nakita po ninyo, si Elizabeth ay isang babaeng baog ngunit kalugod-lugod siya sa harap ng Diyos. Scripturally, ang infertility o hindi pagkakaroon ng anak ay hindi may tuturing na isang sumpa gaya ng inisip ng marami. Ang totoo, kapag ang puso ng isang babae talagang nakalaan sa Panginoon, nakikita niya ang advantages ng pagiging physically childless, mas malawak ang kanyang territory para sa Panginoon. Ikalawa, ang babaeng malungkot dahil sa kawalan ng anak ay nangangailangan ng pagbabago ng puso kaysa pagbabago ng sitwasyon sa buhay.
Wow! Talagang successful ka na. Imagine, meron ka ng bahay at lupa, tapos may bago ka pang kotse. Asawa at anak na lang ang kulang. Alam mo naman, di ako bumabata. 30 plus na ako. Ang lungkot naman kung tatanda akong dalaga. Alam nyo, kapag nakabase ang ating kaligayahan at contentment sa mga natupad nating pangarap, sooner or later, makakadampa rin po tayo ng bankruptcy. Ibig sabihin, ang mga malulungkot na babae hindi nagpapasaya ng success, ng kayamanan, ng pag-asawa o ng pagkakaroon ng anak. Ang tunay na kaligayahan ay marandaman lang ng isang taong sa Diyos nakatuon ang buhay. Sa awit kabanatang 37, talatang 4, ganito po ang wika sa atin. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan Kanya ng nasa ng iyong puso. Kaya huwag po tayong magtaka. Kung makakilala tayo ng mga babaeng hindi talaga nagnanais mag-asawa o magkaanak, maring sila'y sadyang tinawag ng Diyos para maging single or childless, para matupad nila ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay. Sapagkat ang kanilang kaligayahan, of course, ay ang Panginoon. Ikatlo, ang mga kababaihang baog o kahit babaeng single ay maring magkaroon ng mas maraming anak kaysa mga may kakayang magkaanak. Sa aklat po ng Propeta Isaiah 54:1, ay ganito po ang wika po sa atin ng banlang kasulatan kaugnay po niyan. Ang wika niya 54:1 ng Isaiah, "Umawit ka o baog, ikaw na hindi nanganak. Ikaw ay magbiglang umawit at humiyaw ng malakas. Ikaw na hindi magdamdam ng panganganak, sapagkat higit ang mga anak ng binawaan kaysa mga anak ng may asawa," sabi ng Panginoon. Bakit po higit marami pong magiging anak ng isang babaeng baob? Kasi nagtataka tayo sa bahaging yan. Well, dahil po napakalaki ng potensyal niya na may devote ang kanyang oras sa pagdadala ng mga kaluluwa sa Panginoon. Kung nirestrict man kayo ng Diyos sa pagkakaroon ng biological children, yan ay dahil gusto niyang maging malaya kayo sa lahat ng restriksyon para magkaroon ng spiritual children. God created you to bear much fruit. Actually, hindi lang sa mga anak ang darating sa inyo, kundi mga apo at mga apo sa tuhod kapag magandang patutuon nyo sa inyong spiritual children. Darating ang panahon na sila'y magkakaroon din ng spiritual children. Sa lumang tipan po, hinimok ng Diyos na magpakarami ang mga tao. Mabasa po natin yan sa Genesis chapter 9 verse 1. At nais kong basahin itong wika sa atin ng Bible natin ay, "At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak. At sa kanila sinabi, kayo'y magpalanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa." Physical descendants pong tinutukoy dito. Pero sa bagong tipan, ang emphasis ay nasa pagkakaroon ng spiritual offspring. Tinan po natin sa Mateo Kabanatang 28:18-19. Ang tawag po natin dito sa theology ay Great Commission. Mateo 28:18-19 ang wika po sa atin ng ating Panginoon. "At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap, na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." Actually po, yung mga may anak, hindi naman habang panahon ay alaga nilang kanilang mga anak. Di ba? Ang mga bata ay nagkakaedad at nagiging independent. Hindi natin mapipigilan ng kanilang paglaki. Kung may isang ina na nabubuhay ng matagal dito sa mundo, darating din po siya sa point of barrenness. Ang ilan nga sa edad na 50, established na ang kanilang mga anak. Pero hindi ko mawala sa poder nila ang kanilang mga anak ay maghihintay na lang sila ng kamatayan. Hindi mapuputol ang kanilang fruitfulness dahil maaari naman silang mag-devote ng kanilang buhay sa pag-aalaga ng mga spiritual offsprings. Ito nga po yung binanggit kanina na sa pagpaparami po ng mga alagad, nakakaroon po ng maraming mga anak ang tao pong kinakasangkapan ng Diyos. Sa Tito Kabanatang 2:4, ganito pong wika sa atin, "Upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsibig sa kani-kanyang asawa, magsibig sa kanilang mga anak, mga pakainahon." You see, ang mga older women po ay napakahalagang bahagi ng katawan ni Kristo. Katunayan na ang edad ay hindi hadlang para mag-retire ang isang Kristiyano sa paglilingkod. Wala pong retirement papers sa paglilingkod.
Occasionally, maring malungkot ang isang ina na kapag naalala niya ang masayang sandali nung kasama pa niya ang kanyang mga anak. Siyempre, yan po'y natural lamang. Pero hanggat si Jesus ay nananatiling Panginoon ng kanyang buhay, magiging useful pa rin po siya sa iba't ibang kaparaanan, iba't ibang ministry sa kanyang buhay. Particular na po yung mga sa pagiging mentor ng mga batang mananampalataya. So sa mga kababaihang nanonood ngayon, kung pinili kayo ng Diyos para magkaroon ng physical children, hiyanda po ninyo ang inyong sarili. Magsisilaki ang inyong mga anak at darating kayo sa punto ng pag-invest ng inyong buhay sa mga spiritual children. Sa kabilang banda, kung kayo naman po'y pinili ng Diyos para maging single o may asawa pero physically childless, tinatawag kayo ng Panginoon para sa mas malaking pamilya. Alam nyo, isa sa napagandang pangarap ng isang ina ay ito. Wow, malapit na yan ah. Oo nga, excited na nga ako eh. Mm-hmm. Gusto ko maging kamukha ni Jerry itong anak namin. Gusto ko maging masaya-masaya siya kapag nakita na niya to si Jerry Jr. Panigurado naman yun. Ganyan din ang pangarap ng spiritual mothers para sa kanilang spiritual offspring na sila'y maging kawangis ng kanilang amang nasa langit. Gusto lang maging masaya ang Diyos. At naniniwala akong pwedeng mangyari po ito. Lalo na kung in love po tayo sa ating Panginoon. Talagang nanaisin nyo na ang inyong spiritual offspring ay maging refleksyon ng buhay at principles ni Jesus Christ. Kaya naman gagabihan nyo sila upang maging mabuti po silang at maging matatag po sila at malalim ang kalang magiging pananampalataya. Well, that's spiritual motherhood. Mga kapatid, sa araw nito, samantalin po natin ang pagkakataon na magpasalamat sa ating mga ina, physical mothers and spiritual mothers, na pawang ginamit ng Diyos para tayong lahat ay maging committed children of our loving and living God. Na maging pagkapala po sa ating lahat ang paksang ating tinalakay sa araw pong ito. At ngayon po, nasa bahagi na po tayo ng one-on-one interview through Brother Joe, makakasama po natin si Ate Sonia Andrada. Ngunit bago po yan, atin munang pakinggan ang EFBB Choir. Sir.
Maraming salamat po sa special number na yan, ganyan po sa lesson na binahagi muli sa araw na ito ni Brother Mel. Isa pong napakalaking kagalakan sa amin upang muli po nating makapanayam ang isa pong counselor at ganyan po dorm parent sa Evangelical Theological College of the Philippines. We would like to welcome to this program Ate Sonia Andrada. Ate Sonia, welcome muli. Welcome sa program na ito. Well, isa pong katanungan na nais maraming malaman ng maraming mga manonood natin ngayon. Natural po ba sa isang babae na gusto niyang magkaroon ng anak? O longing po ba talaga ng isang babae na magkaroon ng anak? Talaga po bang fulfillment ng womanhood yung pagkakaroon ng anak? Sa mas nakararami po yata ang mga kababaihan, yun po yung kanilang iniisip, no? Mm-hmm. Ng pagkakaroon ng anak ay yung pinakakahulugan ng pagiging babae. Mm-hmm. Pero kapag ka nandiyan na po ang anak, ay nawawala yata yung ganong pakahulugan. Mm-hmm. At kung minsan, ang hindi natin may maintindihan ay bakit nga andon yung malalim na desire, pero ang responsibilidad ay hindi kaparehong kung gaanong kalalim ito. Mm-hmm. Sa iba nga po, hindi baling mahiwalay sa asawa basta nandoon lamang ang anak. Meron na po yata ang gano'n, no? Pero ano po ba yun? Parang nahihili lang po ba siya na sa ibang babae na meron siyang anak o na merong anak ng iba, siya wala, parang gano'n? At is it jealousy or ano, saan po ba nanggagaling yung pong gano'ng desire? Siguro po, pagtitignan natin, ano, talaga naman po ang bata ay it's a delight, no? Mm-hmm. Kaya lang sa isang napakabatang ina, hindi niya makita na delight yun kapag mm-hmm. umiiyak na yung bata at correct. Mahirap ng alagaan. That's true, opo. Gusto nyo kasi nung iba, parang bone of my bones, you know? Parang sabi niya, ito, laman talaga, dugo ko ito pa. Meron po ba talagang ganun design ng mga babae? Siguro po. Dahil ako po ay hindi naging nanay pa. Opo. Pero mas nakikita rin po natin ito, lalo na sa mga nagluluwal ng bata. Na talagang may kakaibang joy. Sense of fulfillment, ano po. May kakaibang huwag lang magiging irresponsible after that, sabi nga po. Saan po ba nanggagaling ang kaisipan na isang sumpa ang pagiging barren woman? Yung parang pag hindi ka nag-anak ay sinumpa ka siguro yung matres mo, parang sinumpa, no? Sa katotohanan, ano po ba ang kalalagayang ito? Ano pong ibig sabihin nito? Even during the ancient system po, even during the ancient times, no? Mm-hmm. Ang pagkakawala ng anak o hindi pagkakaanak ay hindi po tanggap sa society. That's true. Ikinahihiya mm-hmm. at Kahinaan. Uh-huh. Or may kulang, something is wrong with the woman. Mm-hmm. At ito po ay isang, masasabi nating nagkaroon ng isang social stigma hanggang sa ngayon. That's true. That's na kapag true. Ako'y walang anak, naku, nakakahiya ito. Ano na lang sasabihin ng iba sa pero hindi po totoo yun. At hindi dapat maramdaman. Okay. How could we make it easier for a barren woman na tanggapin po ang kanyang kalagayan? Kasi nga po parang, sabi nyo, social stigma eh. Mm-hmm. Para bang nakaka-depress din eh. Mm-hmm. Ano, no? Wala kang anak, ano, parang ganon. Mayroon po bang magagawa ang kanyang husband and family as a whole tungkol sa sitwasyon niya ngayon? Malaki po ang magagawa ng kanyang pamilya, especially mm-hmm. ang kanyang asawang lalaki. Mm-hmm. Dahil ang isang babae po na nag-struggle talaga sa ganitong uri ng problema mm-hmm. ay nangangailangan ng isang pagtanggap, ng isang pagkalinga acceptance. Na yes. hindi nakabatay doon sa may anak ba siya o wala. No? O yung kakayanan niyang makagawa o magkaroon ng anak o wala. Totoo po yun. Yeah. Dapat tutulungan. Paano tutulungan ng isang asawang babae at ng kapamilya niya? Mm-hmm. Yun pong pakikipagrelasyon na makahulugan. Aha. Isang pakikipagrelasyon na nagsasabi na mahal kita, mm-hmm. tanggap kita, mm-hmm. wala ka mang anak, aha. ikaw pa rin yung babaeng pinakasalan wow. ko. Aha. Alam niyo, maganda rin po na siguro tingnan naman natin niya. Nakakatuwa naman kasi talagang ang Diyos natin God, na nagbabalansyado ng lahat ng mga bagay na kung minsan naman yung mga walang anak, siya naman yung nakakapagbiyahe sa Europa, sa Amerika, ano? Di ba parang, okay, wala nga kaming anak, pero kita mo naman kung saan kami nakakarating. Kayo, 12 anak nyo, wala hanggang luneta na lang yata ang inyong narating, ano? Pero anyway, tingnan din natin yung positive naman doon sa bagay na maaaring hindi kami pinagkalooban ng Diyos ng anak, pero meron namang ibang ipinagkalooban Diyos sa amin na pribileyo. Mm-hmm. Binanggitin po ni Brother Mel na ang isang barren woman, or kahit ang isang dalaga ay maring magkaroon ng higit na maraming mga anak spiritually. Okay? Paano po kaya ito masisimulan at ano po ang kanyang kailangan gawin na paghandaan para mangyari po ito?
napakalaking opportunity po para sa isang dalaga na maging magulang or maging nanay sa mga... Quote and unquote, yeah. Yes, sa mga mas nakababata sa kanya. Mm-hmm. Ano po? Nababae rin? Nababae rin. Mm-hmm. Siyempre, kahit naman isang may asawa at may anak na babae, pwede rin mangyari ito. Pero mas malaki ang opportunity para sa isang single na babae. Mas may time siya, no? Opo. At saka, ang pagkakaroon po ng mga anak na spiritual children, para sa akin po, ang tingin ko dito ay mula sa perspective o mula doon sa pananaw ng intentional discipleship. Mm-hmm. With emphasis on the word intentional. Correct. Dahil pwede tayong maging disciple maker ng mga bata na siguro we're not mothered well, we're not fathered well. Totoo naman po na lahat ng mga magulang talagang dapat mayroong intention na i-disciple yung kanyang ano no yung kanyang anak ano po. At kahit nga po hindi ikaw ang nagluwal, eh talagang naroon pa rin yung intention mo na maging kagaya siya ng God the Father, yung ma-imitate natin siya, ano po yung Diyos natin na mapagmahal, mapagpatawad. At yung pong goal natin sa ating mga anak, di po ba? At kahit sa mga spiritual children. Anyway, ano po ang naman ang mga scope ng pagiging spiritual mother, ano naman po ang mga limits nito? Siyempre, ganun po yan, no? Meron mga scope, may limitation. Meron din po bang mga do's and don'ts sa ganitong relationship? Kasi hindi mo naman talaga tunay na anak, ano? Na spiritually lang. Hanggang saan po pwedeng tumulong at makialam sa buhay ng isang quote-unquote anak ang isang dalaga as a spiritual mother? Okay. Ang isang anak, isang dalagang ina sa mga spiritual children niya, ano po, ay kailanman hindi magiging kapalit ng kanilang magulang. Para po for example sa akin, ano, kumisan this is a real temptation. Yes. Dahil pinufulfill din nila somehow ang aking longing, ang mga longings ko for yes, opo. At kung hindi ako magiging maingat, ay maaari kong somehow mapalitan ang kanilang magulang sa kanila. Pero hindi po yun nararapat. Hindi yun tama at hindi yun dapat mangyari. So, yun po ang mga limitation. Opo. Ano po ang mga do's and don'ts, Ate Sonia? Well, if you want to minister to them, do minister to them, but don't ever manipulate them. Oh. Ang... Yun nga may po mga sinasabi tao ko po kanina. Ba nagmamanipulate? Ay, opo, marami. Oh. Yun nga po sinasabi ko kanina, posible po nagagamitin ko sila para sa aking pangsariling fulfillment. Uh-huh. Uh-huh. So, isa po yun sa mga dapat nating iwasan. As a single person po, marami po kayong mga alaga. Ano po ang ginagawa ninyong maganda na maaaring gayanin ng ibang mga kababaihan na nanonood sa atin sa araw na ito? Ano rin po ang pinakamasakit na experience po ninyo at ano ang lesson na natutunan nyo na gusto nyong ibahagi sa ating mga manonood? Para po sa mga dalaga na hindi nagkaroon pa ng asawa at ng anak, ano po, siguro ang iba sa kanila ay naghihintay pa. Uh-huh. Okay lang po maghintay. Yes. Basta maghintay po tayo actively. Mm-hmm. Hindi yung nakamukmuk lang tayo sa isang tabi. Hindi productive. At parang nagagalit pa tayo sa Diyos. Hindi tayo binigyan ng ating lifetime partner. Mm-hmm. At dahil doon, ayaw na nating makialam sa buhay ng iba. Marami po ang mga bata na nangangailangan po ng kalinga natin. Mm-hmm. At ano naman po ang painful experience na naranasan niyo sa pagiging spiritual mother? Siguro po pag pinaka-painful experience, yung makita mo na yung isang taong napalapit na talaga sa'yo ay gagawa ng mga desisyon na ikakasira niya at ikakasakit din ng mga tao sa paligid niya. Wow. Masakit po yun. It really hurts. So paano po? Paano tayo makaka-recover sa mga painful experiences na kagaya noon? Well, we cannot play the role of the Holy Spirit in another person's life. Amen. Yes, that's true. We can help them grow, but we cannot grow for them. Wow. They have to grow for themselves. Wow. Ang ganda-ganda po ng sinabi niyo. We can help them grow, but we cannot grow for them. Amen. Talaga, ang galing. Well, salamat po Ate Sonia sa inyong pinagi sa araw na ito. At tunay nga po na na-bless tayo muli kay Ate Sonia. Maasa po kami na nakapag-minister po tayo sa lahat ng mga kababaihan, sa mga spiritual mother na sa araw na ito ay sumubaybay sa programang ito ng Asin na Dilaw. Maraming salamat, Brother Joe, at ganyan din sa iyo, Ate Sonia, sa kang mabuting halimbawa, ulirang halimbawa po ng spiritual mother. Nawa ay maging isa kang inspirasyon sa lahat ng mga mothers na ngayon po ay nanonood sa atin. At ganyan po, nagpapasalamat tayo sa napagandang awitin ng EFBB Choir.
Salamat po sa inspirasyong binahagi niyo sa ating programa. At sa pangalan po ng Asinat Ilaw at sa pangalan ni Brother Joe Orillasa, kami po'y bumabati sa inyo lahat ng Happy Mother's Day. Muli po sa susunod na linggo, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos dito lamang po sa Asin at Ilaw.